isang bomba na kayang pasabugin ng isang buong syudad? At paano ito posible mangyari? At sino kaya ang nakadiscover nito? Hello guys, what's up? This is Jam TV. Sa video na ito, sabay-sabay nating alamin kung bakit nga ba gumawa ng ganitong kalakas na bomba at sino-sino ang mga nakadiscover nito. At kung mahilig kayo sa mga ganitong video, kwento, istorya o mga kaalaman, maaaring pakilike na lang ang like button sa baba at huwag na huwag kalimutang suportahan ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Okay guys, simulan na natin. Nuclear bomb ang pinakamalakas na sumabog at pinakamapinsalang bomba na pinasabog sa kasaysayan ng mundo. Ito ay nagsimula ng madiskubre ng nuclear physicist na sina Otto Hahn, Lise Meitner at Fritz Strassmann ang nuclear fission at fusion sa laboratory ng Berlin sa bansang Germany. Atomic bomb at ang nuclear bomb ay mga makapangyariang sandata na gumagamit ng reaksyong nuklear bilang kanilang mapagkukunan ng paputok na enerhiya. Una nang binuo ng mga siyentipiko ang teknolohiyang armas ng nuklear noong World War II. Mga bombang nuklear ay dalawang beses na ginamit sa giyera ng bansang Estados Unidos laban sa Japan, dahilan kung ba't nagtapos ang giyera ng World War II. Ang isang panahon ng paglaganap ng nuklear ay sumunod sa digmaan. At sa panahon ng Cold War, ang Estados Unidos at ang Union Soviet ay nanumpa para sa supremacy sa isang pandaigdigang karera ng nuklear. Kung ang isang atomic na radioactive material ay bumubuo sa mas magaan na mga atom, mayroong biglaang malakas na paglabas ng enerhiya. Ang pagtuklas ng nuclear fission ay nagbukas ng posibilidad ng mga teknolohiyang nuklear kabilang na ang armas. Ang mga bomba na gaya ng mga atomic bomb ay mga sandata na nakakuha ng kanilang paputok na enerhiya mula sa reaksyon ng fusion. Ang mga armas na thermonuclear o bomba ng hydrogen ay umaasa sa isang kombinasyon ng nuclear fission at nuclear fusion. Ang nuclear na pagsasanib ay isa pang uri ng reaksyon kung saan pinagsama-sama ang dalawang magaan na atom para palabasin ang napakalakas na enerhiya. Bago pa man sumiklab ang digmaan noong 1939, isang pangkat ng mga siyentipiko ng Amerikano, marami sa kanila ang mga refugee na mula sa pasistang rehimen ng Europa na namamahala sa pananaliksik ng mga sandatang nuklear na isinigawa sa Nazi Germany. Noong 1940, sinimulan ng pamahalaan ng Estados Unidos ang pagpupondo ng sarili nitong programa sa pagpapaunlad ng armas gaya ng mga atomic bomb na nagmula sa magkasanib na pwersa, responsibilidad ng Office of the Scientific Research and Development at ang sundalong opisyal matapos ang pagpasok ng Estados Unidos sa World War II. Ang mga corporate engineer ng Estados Unidos ay tungkulin na manguna sa pagtatayo ng malawak na mga pasilidad na kinakailangan para sa top secret program na may codename na The Manhattan Project. Noong Disyembre 28, 1942, pinahintulutan ni Pangulong Franklin D. Roosevelt ang pagbuo ng Manhattan Project upang makapagsama ng iba't iba pang mga siyentipiko at opisyal ng militar na magkatrabaho para sa panaliksik sa paggawa ng naturang bomba. Sumunod na ang ilang taon, ang mga siyentipiko ay nagtrabaho sa pagkuha ng mga pangunahing materyales para sa nuclear fission gaya ng uranium 235 at plutonium 239 na isang pangunahing materyales sa paggawa ng bombang nuklear. Ipinadala nila ang mga ito sa Los Alamos, New Mexico, kung saan ang isang koponan na pinamumunuan ni Robert Oppenheimer ay nagtatrabaho
upang gawing aktwal na bomba ang nasabing mga materyales. Noong umaga ng Hunyo 16, 1945, isang liblib na lokasyon ng disyerto malapit sa Almurgardo, New Mexico, ang unang bomba ng atomic ay matagumpay na natito na tinawag na The Trinity Test. Lumikha ito ng isang napakalaking ulap ng kabuti na may 40,000 talampakan ang taas at sumabog ito ng napakalakas na higit pa sa kanilang inaasahan. Ang mga siyentipiko sa Los Alamos, Mexico ay bumuo ng dalawang magkaibang uri ng mga bomba ng atomic noong 1945. Isang disenyo na nakabase sa uranium na tinawag nilang Little Boy at isa namang bomba na nakabase sa plutonium na tinawag naman nilang Patman. Noong panahon na nagtagumpay ang Trinity Test sa disyerto ng Mexico, ang mga digmaan sa Europa ay kasabay na nagtapos. Habang ang pakikipaglaban naman sa Pasipiko ay nagpatuloy pa rin sa pagitan ng mga Persa ng Hapon at mga tropa ng Estados Unidos. Noong huling bahagi ng Hunyo na nagpahayag si Pangulong Harry Truman para sa pagsuko ng Japan sa pamagitan ng Potsdam Declaration, nangako ang deklarasyon na agad at ganap na pagwasak kung hindi susuko ang Japan sa giyera. Noong August 6, 1945, lumipad ang pilotong si Captain Paul Tibbets lula ng eroplanong B-29 bomber na may pangalan na Enola Gay sa bansang Japan, lungsod ng Hiroshima. Dala ang bombang pinangalan ng The Little Boy. Naging target ang siyudad ng Hiroshima dahil dito pinaniniwalaan sa siyudad na ito na mamalagi ang natitirang pinakamataas na opisyal ng Japanese Army na si Field Marshal Shukuro Hata. Si Hata ang namumuno sa higit na 40,000 na sundalong Hapon, kaya ganun na lang kahalaga sa mga Amerikano sundalo na maatake ang lugar na ito. August 6, 1945, 8:15 AM oras sa Japan. Sa taas na 200 feet, ibinagsak ng pilotong si Paul Tibbets ang bomba na may bigat na 40,000 kilogram lulan ng parachute na inabot ng 44.4 seconds mula sa impapawid bago ito bumagsak sa lupa at sumabog, na may halos 13 kilotons na lakas na may level na 5 milya kwadrado ng lungsod at pumatay ng humigit kumulang 80,000 katao sa isang iglap. Libo-libo pa ang mga namatay sa pagkalantad sa radiation. Tatlong araw ang nakalipas nang hindi agad sumuko ang mga Hapon. Nagbagsak ang Estados Unidos ng pangalawang bomba ng nuklear sa lungsod ng Nagasaki. Ang bombang tinatawag nilang Patman, higit na mas malaki kaysa sa una nitong ibinagsak sa bayan ng Hiroshima. Ang bombang Patman ay pumatay ng higit kumulang 40,000 na katao at libo-libo din ang mga sumunod pa namatay dahil sa radiation pagtapos ng pagsabog. Ang Nagasaki ay hindi pangunahing target para sa pangalawang pagbomba. Ang mga eroplanong may dala ng bomba ay una nilang target ang lungsod ng Kokura, saan ang Japan ay mayroong isang pinakamalaking munition plants o may malaking paggawaan ng armas ng bomba sa lugar na ito ng Kokura. Ngunit ang usok mula sa mga firebombing raids na gawa ng mga Hapon ay dahilan upang matakpan ng makapal na usok ang kalangitan sa Kokura. Dahil sa kapal ng usok, hindi makita ng mga piloto ang saktong lugar ng pagbabagsakan nila ng bomba, kung kaya't nagpasya ang mga ito na sa Nagasaki na lang nila ibabagsak ang bomba na kanilang pangalawang target. Noong tanghali noong Agosto 15, 1945, Japanese time, inihayag ni Emperor Hirohito ang pagsuko ng kanyang bansa sa isang broadcast sa radyo. Mabilis na kumalat ang balita at ang pagdiriwang ng tagumpay sa Japan ay naganap sa buong Estados Unidos at sa iba pang mga magkakaisang bansa. Ang formal na kasunduan ng pagsuko ay nilagdaan noong September 2,
1945, sakay ng Battlefield Missouri ng Estados Unidos na nakaangkla sa Tokyo Bay. Ang Estados Unidos lamang ang nag-iisang bansa na may sandatang nuklear sa mga panahon na kasunod ng World War II. Samantalang ang mga Soviet ay kulang sa kaalaman at materyales upang magtayo ng mga nuclear warheads. Sa loob lamang ng ilang taon, nakakuha ang Estados Unidos ng impormasyon sa pamamagitan ng isang network na nakikibahagi sa international na espiyan ng mga blueprints ng isang fission-style na bomba at natuklasan ang mga rehiyon na mapagkukunan ng uranium sa silangan ng Europa. Noong August 29, 1949, sinubukan ng mga Soviet na gumawa ng kanilang kauna-unahang bomba na nuklear. Tumugo ng Estados Unidos sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang programa noong 1950 upang makabuo ng advance na thermonuclear ng mga armas. Sa panahon ng Cold War, ang paggawa ng nuclear na armas sa iba't ibang bansa ay nagsimula. At ang mga pagsubok sa pagsasaliksik ng mga nuklear ay naging mga layunin na may mataas na profile para sa ilang mga bansa. Sa sumunod pang mga dekada, ang mga bansa sa mundo ay may stockpile na ng libo-libong mga nuclear na warheads. Ang iba pang mga bansa kasama ang Great Britain, France at China ay bumuo ng mga sandatang nuklear. Sa panahon ito, karamihan sa mga bansang kasali sa pangkat ng Allies at Axis ay mayroon ng mga nuklear na armas. At kung bibilangin, libo-libo nuklear na armas ang meron sa buong mundo ngayon at higit na mas malakas kaysa sa bombang pinasabog noon sa Hiroshima at Nagasaki nang kumitil ng napakaraming buhay. Kaya kung ikaw ang tatanungin, nai-imagine mo ba o kaya mo bang ma-imagine ang mga mangyayari sa mundo kung sakali magkaroon ng World War III? Sige nga, comment mo nga dyan sa baba ng video na to ang iyong opinion. O kung ano ang nai-imagine mong mangyari kung sakali magkaroon ng World War III at magamit sa gyera ang libo-libong mga nuklear na armas na ito. Comment mo nga dyan sa comment section dyan sa baba ang opinion mo. So guys, hanggang dito na lang ang video natin na ito. At siguraduhin nakasubscribe ka para updated ka sa mga susunod pa nating mga video.